Likas na para kay Gio ang pagiging babaero. Kung magpalit siya ng babae ay parang damit lang. May pang-araw at may panggabi. Hindi rin siya mahilig sa paulit-ulit na putahe. Never din siyang pumasok sa seryosong relasyon. At higit sa lahat, ayaw niya ng commitment. Nasa kanya na ang lahat. Mayaman, gwapo, at successful sa buhay. Si Gio ang klase ng taong walang pakialam sa paligid. In short, may sarili siyang mundo. Until one night, nakasaksi siya ng isang pangyayari at dito niya makikilala ang babaeng magpapabago ng pagkataon niya. Isang babaeng kabaligtara ng estado niya sa buhay. Paano nga ba nabago ng estrangherong babae na ito ang pagkataon ni Gio? Gayong ang tingin niya sa lahat ng babae ay puro parausan lang. Magandang araw mga katropa. Isa na naman pong kwento ng pag-ibig, kilig at inspirasyon ang ihahandog ko sa araw na ito. Subaybayan po natin ang kwento ni Gio Anderson Montealegre at Hannah Chavez sa ating kwentong pinamagatang Till I Met You. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lamang po sa aking munting channel, please don't forget to subscribe. Pakihit na rin po ang notification bell para po updated po kayo sa mga new upload ko. At kung nagustuhan mo naman po ang ating kwento, please paki-like po and paki-share na rin po. Malaking tulong po ito sa aking munting channel. Maraming salamat po. Alas dos na ng madaling araw, medyo basa ang daan dahil sa ilang oras na walang tigil ng pag-ulan. At least may dahilan ako kay mama bakit ngayon lang ako pauwi ng bahay. Nasa tamang edad na naman ako at hindi lang isa ang pagmamay-ari kong negosyo. Hindi naman sa takot pero ayaw ko na lang ding nagbabanggaan pa kaming mag-ina. Lalo pa at may hypertension ito. Bunso ako sa anim na magkakapatid pero ako na lamang ang kasama ni mama sa mansyon dahil ako na lang ang walang asawa. Balo na si mama. 2 taon pa lang ako ay namatay na ang aming ama na isang sundalo. Namatay ito nang ipadala ang grupo nila sa digmaan sa parte ng Mindanao. Yung nakuwang pera ni mama sa pagkamatay ni papa ay ginawa nitong puhunan. Kumuha ito ng pwesto sa palengke. Tulong-tulong kaming magkakapatid sa pagtulong kay mama, maliban kay Kuya Tony na nag-training sa pagkasundalo. Ito ang sumunod sa yapak ni papa. Nang makatapos si Ate Mariel, napasok ito sa isang real estate company hanggang sa makabisado na nito ang pasikot-sikot at mag-venture na din ang aming pamilya sa real estate. Halos lahat ng kapatid ko at mga asawa nito ay tulong-tulong sa pagpapatakbo nito maliban sa akin. Simula pagkabata mahilig na ako sa mga sasakyan. Basta tungkol sa sasakyan, interesado agad ako. Nag-crash course pa nga ako ng automotive. Alam yun ang mga kapatid at mama ko. Kaya hindi nila ako napigilan nang magtayo ako ng sarili kong negosyo na lahat ay mikinalaman sa mga sasakyan. Napansin ko na medyo mataas ang tubig sa kalyang dadaanan ko. Minabuti kong umiba ng daan. Sa mga looban ako nag-shortcut dahil kung hindi, madedelay ang pag-uwi ko. Medyo mabigat na rin ang talukap ng mata ko. Medyo napalaban ako sa kadate ko kanina. As usual, wild sa kama. Pagliko ko may tinamaan ng headlight ko. May babaeng tumatakbo papasok sa eskinita. May humahabol dito na lalaki na nakajakit na itim. Babaliwalain ko sana pero parang may naguutos sa akin na itabi at bumaba ako ng sasakyan ko. Itinabi ko ang dala kong Lexus. Bumaba ako ng kotse at saka pinindot ang lock. Mahirap na. Alanganing lugar ang kinaroroonan ko at bihira lang ang dumadaan dito. Hindi ko nga alam anong pumasok sa isip ko at gagawin ko to. Dahan-dahan akong pumasok sa eskinita. Nakiramdam muna ako. May narinig akong sumigaw. Tapos ay tahimik na uli ang paligid. Unti-unti akong umabante. Madilim ang lugar. Unti-unti kong sinanay ang mata ko sa dilim. Unti-unti akong umaabante. Nakailang hakbang na ako nang may natapakan akong bagay na lumikha ng konting ingay. Pouch bag. Pinulot ko ito. Iba't ibang klase ng makeup ang laman. Nang bigla akong may narinig na kaluskos. Pinakiramdaman ko kung saan ito nanggagaling. Nagtago ako sa isang may kalakihang puno at saka pilit na inaninag ang paligid. Nang may mapansin akong gumagalaw sa bandang kanan.
Mabilis kong tinakbo ang lugar. Nakita ko ang isang lalaki na nasa 30 pataas ang edad. Halos kasinlaki ko din ang katawan nito. Nakaibabaw ito sa isang babae na walang malay. Hoy! Sigaw ko. Lumingon ito sa akin at biglang tumayo. Sinugod ako nito. Nagpakawala ito ng suntok pero nakaiwas ako. Hindi ako natatakot dito. Confident ako na kaya ko siyang patumbahin dahil nag-aral ako ng martial arts. Nakailang suntok din ako dito at napapatumba ko naman siya. Pero tila malakas din ito at sanay din sa pakikipaglaban. Naramdaman kong napagod na siya kaya nakasilip ako ng pagkakataon na mapatumba na siya ng tuluyan. Pero bigla itong naglabas ng patalim. Kailangan kong mag-concentrate. Ibang usapan na to. Sumugod ito sa akin. Naiwasan ko ang pag-unday niya ng patalim. Sumugod ulit ito. Sa pagkakataong ito, nahawakan ko ang braso niyang may hawak na patalim. Nagpambuno kami. Siya para itarak sa akin ng patalim, samantalang pilit ko itong inaagaw sa kanya. Sukatan ng lakas, hanggang sa maagaw ko to. Ang plano ko ay sugatan lamang ito sa hita. Pero dahil pinilit niyang maagaw sa akin ng patalim, ay nasugatan ko ito sa kanyang tagiliran. Pero mabilis pa rin ako nitong natadyakan, dahilan para bumagsak ako sa lupa. Sinamantala nito ang pagkakataon para makatakbo palayo. Agad-agad akong bumangon patayo at saka hinabol ang lalaki. Hindi ko ito inabutan nang bigla itong sumakay sa isang nakaparadang taxi. Mabilis nitong pinalayo ang sasakyan. Humihingal akong huminto sa pagtakbo at pilit na inaninag ang plate number ng sasakyan. Mahina akong napamura. Na-frustrate ako dahil hindi ko naabutan to. Naalala ko yung babae. Binalikan ko ito sa lugar na huli kong kinakitaan dito. Ginamit ko ang liwanag ng cellphone ko para tingnan ang kabuuan ng babae. Nagulat ako sa tumambad sa akin. Base sa suot nitong uniforme, hindi maikakailan na isa itong empleyada. Nakabukas ang blouse nito. Tumambad sa akin ang maputing dibdib nito na natatakpan pa ng lacy bra na kulay pula. Para akong napaso, base sa pagtaas baba ng dibdib nito, obvious na nawalan lang ito ng malay. Pagbaba ng tingin ko, nakita kong nakalilis ang palda nito, dahilan para matambad ang kulay pula rin itong panty. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa ko. Alam kong nasa ganito akong sitwasyon, pero di ko mapigilan ang kakaibang nararamdaman ko. Kainis. Sunod kong tiningnan ang mukha nito. Pakiramdam ko panandali ang tumigil ang paghinga ko. Simple ngunit maamo ang mukha nito. Bigla akong naramdaman na gusto ko siyang protektahan. Pilit kong pinakalma ang sarili ko. Ibinaba ko ang nakalilis na palda nito. Isinunod kong ibotones ang blouse nito. Napansin ko ang panginginig ng mga kamay ko. Pucha, as if ngayon lang ako nakakita nito. Normal na lang sa akin na makakita nito. Pinagalitan ko pa ang sarili ko. Nang matapos ko na ang pagbobotones, kinarga ko ito ng bridal style. Binuhat ko ito hanggang sa aking nakaparadang sasakyan. Hirap na hirap akong kinuha ang susi sa aking bulsa. Narinig ko na tumunog. Nagbabadya na bukas na ito. Maingat ko itong ipinasok sa backseat. Hindi pa rin ito nagigising. Pumunta na ako sa driver's seat. Muli akong napalingon sa babaeng nakahiga sa backseat. Hindi ko alam kung bakit sobra ang pag-aalala ko rito. Pinaandar ko na ang kotse at nag-umpisa na akong mag-drive. Dinerecho ko sa ospital ang babae. Sir, boyfriend o asawa po ba kayo ng pasyente? Tanong ng nurse sa akin. Nabigla ako sa tanong ng nurse pero deep inside, I have a feeling that I want to own her. Kanina pa ako hindi makapag-concentrate sa pagdadrive. Walang tigil sa paghima sa hita ko ang babaeng katabi ko. Napalingon ako rito nang mahinto kami dahil naka-stop ang signal ng stoplight. Kagat-kagat nito ang ibabang labi niya habang nakatingin sa akin. Mula kanina sa party ni Ate Daisy ay hindi na ito umihiwalay sa akin. She's not that bad. This woman is sexy and with big boobs na siya kong weakness. I heard that she's a ramp and print ad model. Nagpupumiglas na si Junior ko. Gayong naglalaro pa lang sa isip ko ngayon ang hubad-baraw ng katawan mamaya ng babaeng ito. Ano nga bang pangalan niya? Basta ang alam ko, pamangkin ito ng asawa ng Ate Daisy ko. And I don't care about the damn name as long as kaya niya akong paligayain mamaya. Basta,
I'm out pagdating sa commitment. I will make sure na maintindihan niya ang role ko bago ko siya galawin mamaya. And besides, bakit ko kailangan ng commitment if I can have sex with any woman I like? Hindi ko na sila kailangan pang tanungin. Women throw themselves to me. Buti na lang pala. Nagpunta ako sa birthday celebration ni Tita Daisy. Thanks sa pamimilit niya. Dahil doon, nakilala kita. Sabi nito, si Ate Daisy ang panganay sa aming anim na magkakapatid. Her husband is a high-ranking police officer, assigned at Camp Kurame. Today is the celebration of her birthday. Simpleng salo-salo lang sa mga compound ng bahay nila, but the guest was enormous. Nung paggabi na at halos kami-kami na lang ang naandoon sa party, ay nahilingan ako ng mga kapatid ko na kumanta. Hindi sa pagyayabang, pero I can sing very well. Nung college, girls swoon at my feet kapag kumanta na ako sa campus activities. Hindi yun na iba ngayong gabi na to. As I expected, may nainlove na naman sa boses ko. Pagbalik ko ba naman sa upuan ko kanina mula sa pagkanta ko sa mini stage, nakaset up sa gitna ng guardian ni Ate Daisy, ay tinabihan na ako nitong babaeng ito at hindi na ako hiniwalayan pa. She introduced herself pero hindi ko na maalala ang pangalan niya. Nang magpaalam ako na uwi na, she even invited herself na sasabay na sa akin palabas ng village. But the moment na sumakay na ito sa kotse ko, ay halos idikit na nito ang dibdib niya sa braso ko. Saan kita pwede ihatid? Kunway tanong ko sa kanya. Maaga pa naman. Why not we go someplace? Kwentuhan muna tayo. You ask for it, darling? Nakangising sagot ko rito. Malayo pa ba tayo, babe? Just a few blocks away. Sagot ko sa tanong niya. Dahil siguro sa sagot ko, kaya naging lalo itong agresibo. Yung kamay niyang humihimas sa hita ko ay tumataas, umabot na sa junior ko. Almost near, darling. Kalma. Mukhang hindi na makapaghintay ang babaeng ito. Nang makapasok na ang kotse ko sa bakuran ng bahay ko, ay agad akong bumaba mula sa kotse at umikot para pagbuksan ang kasama ko. Bahay mo to? Yes. Bahay ko to. Yes. But this is only where I bring women that I fuck. Sa mansyon pa rin ng mga Monte Alegre ako nakatira. Hindi naman kasi ako pwedeng magdala ng babae doon dahil pihadong mag-i-hysterical si mama. Ako na lang ang single sa aming anim na magkakapatid. That's why ako ang kasama ni mama sa mansyon. I enjoy my being single, pero kabaligtaran nito si mama. Kailan mo ako bibigyan ng apo? Sa'yo na lang ako walang apo. Sabi nito minsan nang sabay kaming mag-almusal. Munti ko na tuloy maibuga ang kaping iniinom ko. Ma, ang aga-aga. Aanin mo naman ang gandang lalaki mo kung walang magmamana. Ma, madali lang yan. Hayaan mo, pag may nakita akong babaeng magandang palahian, I will pay her to carry a child for me. Gio, hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Ma, calm down. Ang presyon mo. Aaway na naman ako ni Ate Daisy niyan. Ang gusto ko, mag-asawa ka, hindi humanap ng palahian. Ano ka ba? Tandang. Karing! Seremony to sa akin, sabay tawag sa may edad na naming punong kasambahay. Bakit po, senyora? Samahan mo ako sa kwarto ko. Ilayo mo ako sa anak kong ito at tataas ang presyon ko sa buwisit na ito. Sabi pa ni mama, sabay tayo mula sa upuan at saka nag-umpisa ng maglakad paalis doon. Nakangiti akong naiiling. Napiko na naman sa akin si mama. Ikaw talagang bata ka. Wala kang alam-asarin kung hindi ang nanay mo. Dadalawa na nga lang kayong magkasama dito sa mansyon. Dapat nga ako ang my blood. Dahil halos araw-araw na lang, yun ang sinasabi sa akin ni mama. Lagi niyang isinisingit at ipinagtutulakan na mag-asawa na ako. Minsan pa nga ay nirereto niya ako sa mga anak ng mga kaibigan niya. Pero no way. Balik tayo sa realidad. Tara na sa loob, pag-aya ko sa babae. Pero hindi ko pa ganap na nabubuksan yung pintuan ay pinupog na ako ng halik nito. Hindi ko na nga alam kung papaano kami nakapasok sa loob ng bahay dahil walang tigil ang paghahalikan namin. Sa sala pa lang ay halos subad na kaming dalawa. Hanggang sa makarating kami sa nag-iisang silid sa bahay na yon. I ended our kiss. Kapwa kami humihingal nang inihiga ko siya sa kama. Wait, darling. Whether you like it or not, I have my own role here. We will doing this for the sake of our satisfaction. Other than that, wala na.
Okay, so if you don't like my rule, you are free to go now. Sabi ko rito. Oh, come on, babe. I'm sure. Pag natikman mo ko, hahanap-hanapin mo ko. Sabay hilas sa akin ito, kaya napatumba ko sa ibabaw niya. That's what you think. I told to myself. Napaismid ako rito. Ako pa ba? Darling, satisfy me and I will satisfy you. Yun lang ang usapan natin dito. Sabi ko rito. To hell! Sagot niya sa akin, sabay halik uli sa akin. Pagod na ibinagsak ko ang katawan ko sa tabi niya. Hindi ko napigilang hindi makatulog dahil na rin siguro sa tama ng alak. Ang kagandahan lang, my cellphone was set to alarm at 5 o'clock in the morning every day. So kahit nasaan ako o sino man ang kasama ko, I will be forced to wake up at 5. Lalo na kapag ganitong may kasama akong babae at wala ako sa mansyon. Kailangan kong makauwi bago pang magising si mama. I slide the screen of my phone to turn off the alarm. Naramdaman kong gumalaw ang nasa tabi ko. Nakatalikod ako rito. Naramdaman ko na lang ang pagyakap niya mula sa likuran ko. Get up, Lani. We need to go. Sabi ko rito. Nag-umpisa na akong bumangon, pero hindi pa rin ito tuminag man lang. Hey, Lani. Babangon ka ba o ihilahin kita palabas ng kwarto? Sabay tapik ko sa balikat nito. Pilit itong idinilat ang mga mata niya. Babe, Lara, not Lani. Saka I'm still sleepy. Pwede bang mamaya na tayo umalis? Anyway, it's Saturday. Wala namang pasok sa office. Hindi ako nagbibiro. I will surely drag you pag hindi ka pa tumayo dyan. Okay, okay. Pwede naman siguro mag-shower muna. Inis na sabi nito. Inginuso ko ang pintuan ng banyo rito sa loob ng kwarto. Masama man sa loob niya, ay sumunod pa rin ito sa akin. Ilang minuto pa ay palabas na kami ng bahay. Nakita ko si Kulot na siyang caretaker ko dito na nagwawalis sa may gilid ng bahay. Joel ang totoo niyang pangalan, pero dahil sa kulot na buhok nito, ay nabansagan ko siyang Kulot at nakasanayan ko na iyong itawag sa kanya. Kulot, ikaw nang bahala sa loob ha? Bilin ko rito habang pasakay na kami ni Lara sa kotse ko. Medyo nagmamadali na rin ako kasi it was already 5:30 in the morning. Sumaludo naman sa akin si Kulot na nakangiti pa. Sinilipan nito si Lara sa loob ng kotse. Tahimik lang akong nagdadrive. Nang nakalabas na kami doon sa subdivision ay nagsalita si Lara. Babe, kailan natin uulitin to? Darling, I only do it once. Hindi ko na inuulit. But why? Hindi ba kita nasatisfy kagabi? Don't get me wrong, darling. Talagang hindi lang ako nag-uulit ng putahe. Sabi ko rito habang tutok ang tingin sa kalsada. But I think I like you. May pagtatampo sa boses nito. I immediately step on the brake and unlock the doors. Get out now. I said out. But babe, alanganin tong lugar na to. Ano bang ginawa ko? Tanong nito. Hindi mo ba naririnig ang sarili mo? Ilang oras pa lang may nangyari sa atin pero nagiging demanding ka na. At yun ang ayaw ko. So get out of my car. Now! Sabi ko rito. Nakita kong naningkit ang mga mata nito at saka inalis ang lock ng seatbelt niya. Binuksan nito ang pinto at saka bumaba. Pero bago niya isinara ang pintuan ay umuko muna siya sa akin. Makakarma ka din, Monte Alegre. Malakas na sigaw nito, sabay malakas na isinara ang pintuan. Napaismid na lang ako at saka mabilis na pinasibat ang kotse ko. Nagmamadaling ipinarada ko ang kotse ko sa labas ng mansyon. It's 6 o'clock in the morning at malamang gising na si mama. Tiyak nalilikha ng ingay ang kotse kapag ipinasok ko ito sa loob ng bakuran. Ayokong mabuko ni mama nakakauwi ko lang mula kagabi. Iniiwasan kong makipagtalo pa kay mama dahil sa kondisyon niya. Oo nga, nasa tamang edad na ako para gawin ang mga gusto ko. Pero knowing mama, para sa kanya hindi pa rin tama ang ginagawa kong paiba-iba ng kaseks na babae. Mauwi na naman kami sa diskusyon. Sa backdoor ako nagdaan. Ingat na ingat akong makagawa ng ingay. Pero nagulat ako nang pagpasok ko ay nakita ko ang isa naming kasambahay. Sinenyesan ko ito na huwag mag-ingay. Nasa garden po si Senyora. Sabi nito. Ninitian ko ito. Good.
Huwag mong sasabihin nakita mo ako ha. Iidlip lang muna ako ng konti. Sabi ko rito sabay kindat. Nagmamadali ako umakyat papunta sa kwarto ko. Nag-shower muna ako ng mabilis at saka nahiga na sa kama ko. Pero bago ako hilahin ng antok ay naalala ko pa yung sinabi ni Lara kanina sa akin. Makakarma ka din, Monty Alegre. Napangiti ako kahit antok na ako. Ako, si Gio Anderson Monty Alegre. 28 years old, single, self-made millionaire, makakarma. Wala sa bokabularyo ko ang salitang commitment. Have me, but don't fall in love with me. And this is my kind of life. Nasa isang party kami ni Mama ngayon. No choice ako kundi sumama kahit labag sa loob ko. Hindi ako mahilig umattend ng mga ganitong sosyalan, pero wala naman kasing pwedeng sumama kay Mama kung hindi ako lang. Wala naman sanang problema sa pagsama kay Mama, kaso habi na yata niyang ipakilala ako sa mga anak ng mga kakilala niya. Oh, ayun si Glenda. Buti na lang na isama niya yung anak niya rito. Sabi ni Mama, eto na naman po kami. Iho, this is my daughter Kendra. Pakilala ni Mrs. Asol sa anak niya nang makalapit sila sa amin. Hi. Nahiyapang sabi ni Kendra. I smiled and shake hands with her. Maganda si Kendra. Simple, bumbay ng muka. At sa tingin ko, siya yung tipo ng babae na sineseryoso. Pero dahil sa wala akong balak magseryoso, kaya hindi ako interesado sa kanya. For Pete's sake, mukha pa nga itong innocent and virgin. I don't do it with virgins. Makayon pa ang maging katapusan ng maliligayang araw ko. Virgins are demanding. Paikutin ka nila sa palad nila. As if naman sa kanila ka lang pwedeng makipag-sex. Lantarang panunokso ang ginawa ni Mama at Mrs. Asul sa amin ni Kendra. Sanay na ako sa mga ganitong eksena kaya baliwala lang ito sa akin. Pero nang minsang mapalingon ako kay Kendra, nakita ko itong nakatitig pala sa akin. Bigla akong kinabahan sa paraan ng pagtitig nito. Oh no, this is not good. Mabuti na lang at may mga nakita akong mga kakilalang mga businessman din. Nakahanap ako ng paraan para makalayo kila Mama at Mrs. Asul at Kendra. Iho, saan ka pupunta? Ma, may nakita akong possible investors for my company. Samantalahin ko na ang pagkakataon. I will be back, don't worry. Sabi ko. Gio, bumalik ka ha? Sabi pa ni Mrs. Asul. I will be back, this won't take long. Sabi ko pang nakangiti. At nagmadali na akong lumayo sa kanila. Nagpunta ako sa dulo ng events area. Iniwasan kong puntahan yung umpukan ng mga businessman na halos mga kasiedad ko. I saw someone na mainit ang dugo ko. Marami pa namang ibang pagkakataon na makakasalamuha ko sila. Ang importante, nakalayo ako kay Kendra. Nakarami na rin ako ng inom ng alak nang maisipan kong yayain na si Mama na umuwi na. Nag-text na lang ako sa kanya para hindi ko na makasalamuha uli ang mag-inang Asul. Pero may ilang minuto na akong nakapag-text, pero wala pa ring reply si Mama. Sinubukan kong hanapin si Mama sa lugar na pinag-iwanan ko sa kanya kanina, nang may tumabi sa akin. Hello, Gio Monty Alegre, right? Napalingon ako sa nagsalita. Isang mistisahing babae ang nasa harapan ko ngayon at malapad na nakangiti sa akin. Yes. I'm Christy. Hulaan ko. Napilitan ka lang din pumunta rito? Nakangiti pa rin itong tanong na tila hindi ininda ang pagsusuplado ko. A little flirting might not be bad. Pinilit ka ba ng boyfriend mo? Tanong ko sa kanya. Nginitian niya lang ako ng nakakaakit. Boyfriend talaga? No, I'm with my sister. Oh, you know me? Have we met before? Tanong ko. Lahat kasi ng personal and company cars nyo sa amin naka-insured. That's why I am familiar with Monty Alegre Group of Companies and with the signatory, which is Mr. Gio Anderson, Monty Alegre. The last words was seductively spoken. So, you wanna join me for a coffee outside instead? I'll just text my sister. Pag-aya niya sa akin. As much as I want to, sorry, I can't. Ako ang personal driver ngayon ng mother ko. I saw that her expression change. Para bang bata na hindi na ibigay ang hiling na candy. Ganun ba?
Anyway, can I get your number na lang? Pursigidong sagot nito. Sure. Pinabot niya sa akin ang phone niya and I type my number. Saktong ibinabalik ko na ang phone niya nang may tumawag sa akin. Gio! Sabay kaming napalingon sa tumawag. Si Mama pala. Umuwi na tayo. Gusto ko nang magpahinga. Sabi nito, saka tumingin pa kay Christy. Hello po, I'm Christy. Pakilala nito kay Mama. Tumango lang si Mama rito. Pasensya na, iha. Tatangayin ko na ang anak ko. It's okay, Mom. See you next time, Gio. Baling niya sa akin na may nakakaakit ng ngiti. Pagkatapos ay naglakad na siya palayo sa amin. Pagkasakay na pagkasakay ni Mama sa kotse, agad ako nitong kinausap. Gio, layuan mo yung babaeng yon. Sino? Yung kausap ko ngayon lang? Yung Christy? Ngayon ko lang siya nakilala. Bakit parang mainit agad ang dugo mo sa kanya? Ni hindi ko pa nga siya nakadate? Nakangiti kong sagot kay Mama. Sa mga naririnig ko sa mga circle of friends ko, hindi maganda ang imahe niya. Separated, nagbibilang ng boyfriend, at higit sa lahat may dalawang anak. Seryosong sagot nito. Naisipan kong biruin si Mama. Siya pala ang sagot sa problema mo sa akin, Mama. Ha? What do you mean? Nagtatakang tanong ni Mama. At least, pag nagkatuluyan kami, may instant apo ka na kaagad sa akin. Sagot ko rito. Tiningnan niya lang ako ng masama. Kung nakakamatay lang ang pagtingin ng masama, ay siguradong bumulagta na ako. Huwag mong subukan, Gio, kung ayaw mong itakwil kita. Nanggigigil na sabi nito sa akin. Tumahimik na lang ako. Baka mahiblan pa sa akin si Mama. Katatapos ko lang mag-shower at kahiga ko lang sa kama ko nang mag-ring ang phone ko. Unregistered number. Nagdalawang isip ako kung sasagutin ko pa. Alauna na ng madaling araw. Out of curiosity, sinagot ko na rin. Hello, Gio? It's Christy. Sabi sa kabilang linya. Oh, hi Christy. Something wrong? Sagot ko sa kanya. Naisip lang kitang tawagan. Here kasi, alone sa isang coffee shop. Baka kako, wala kang ginagawa. And you want to join me? Kung okay lang naman sa'yo. Sagot nito na tila naglalambing na boses. Hmm, flirting ha. Hindi na naipagpabukas ang pagtawag sa akin. Okay, just text me the address of the coffee shop. Magbibihis lang ako. Pagtatapos ko sa usapan namin. Alanganing oras na kaya mangilan-ngilan lang ang tao sa coffee shop na tinext ni Christy. Mabilis kong nakita si Christy sa may pinakadulo ng shop. Kinakawayan niya ako. Akala ko hindi ka darating. Sabi niya, pagkaupo ko pa lang sa tabi niya, naramdaman kong nakahawak agad ang kamay nito sa hita ko. Feeling close ka agad ah. Napansin kong wala pa itong ino-order base sa bakanting mesa sa harapan nito. What do you want, darling? Tanong ko rito. Minitian niya ako ng nakakaakit. Pwede namang coffee. Pwede rin ikaw. Pwedeng both. Sabi nito, napahanga ako sa pagiging prangka nito. Bigla akong may naisip. If you have to choose between the two, coffee or me? Mapaglaro kong tanong sa kanya. Kinagat niya ang ibabang labi niya at saka ngumiti na parabang nakuha na niya ang gusto niya. Of course, I'll choose you. Sabay usod nito palapit sa akin. Dahilan para dumikit ang dibdib nito sa braso ko. Okay, enough. Bigla akong tumayo sabay hila sa kamay niya. Tuloy-tuloy ko siyang hinila hanggang kung saan nakapark ang kotse ko. Hindi ko na kayang pigilan ang pagtaas ng libido ko. Pagkapasok pa lang sa kotse ay sinibasib ko na ng halik si Christy. Mabuti na lang at heavy tinted ang kotse ko. Sinadya ko itong ganito para sa mga sex capades ko. Sweetheart, malapit lang dito ang kondo ko. Sabi nito nang bitawan ko ang mga labi niya. Okay, we better go now. Sagot ko naman sa kanya pagkatapos ipinaandar ko na ang sasakyan ko. True to her words, 10 minutes lang ay nasa condominium building na kami ni Christy. Sa elevator pa lang ay naghahalikan na kami.
Buti na lang at kami lang ang laman nun at walang ibang gumagamit ng elevator. Wala akong masabi, palaban talaga ang kalit ko ngayon. Pagpasok namin sa unit ni Christy ay agad ko uli itong siniil ng halik. Pagkatapos ay hinubaran ko kaagad ng pangitaas. Ganoon din ang ginawa niya sa akin. We were both half naked already. Hinila ko ito sa couch at doon ay iniga ko ito. Nang bigla kong maalala yung sinabi ni Mama na may anak na raw si Christy. Wait, wala ka bang kasama rito? Tanong ko sa kanya. Wala. Nasa bahay ni Mamang ang mga anak ko. Mas gusto nila doon kaysa makasama ako sa bahay. So, solo natin dito. Kaya pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo sa akin. At saka piliang umiti ito. Dahil sa sinabi niya ay muli akong ginanahan. We French kiss. And I must say that this woman is somewhat has mastery in this kind of kiss that made my libido higher. We continue kissing na parabang ito na ang last kiss namin sa mundo. I must say, this woman really has a mastery in this craft. Sorry darling, I have to take you fast. Can't take this anymore. Anyway, you're wet already. Mahinang bulong ko rito, pero ungo lang ang sinagot niya sa akin. I was positioning myself on top of her when she suddenly stopped me. Let me do the work, sweetheart. Isa pa, you're safe with me. Hindi na ako mabubuntis dahil laygit na ako. Pero if you want, just tell me. Ipapatanggal ko yung buhol. Maarting sabi niya. Para namang magic word yon para sa akin. Tila ba lalo akong ginanahan sa isipin wala akong magiging commitment sa babaeng ito. Bahagya ako nitong itinulak at saka tumayo mula sa couch. Itinulak ako nito pabalik sa couch kaya napaupo ako rito. Nakatitig ito sa mga mata ko habang dahan-dahang hinuhubad ang suot niyang shorts kasama na ang underwear niya. Alam ko na ang mga kasunod nito kaya mabilis ko na rin hinubad ang suot kong pantalon. Masaya na naman si Junior nito. As usual, naka-alarm ang cellphone ko ng 5 a.m. Hirap na hirap man ako dumilat dahil sa puyat ay pinilit ko pa rin bumangon para makauwi. Kahit naman nasa tamang edad na ako, ayaw ko namang sermon ni Mama ang almusalin ko. Tama namang nagising din si Christy. Sweetheart, you're leaving me so soon? Tanong nito. I'll just call you. I need to go. Sabi ko rito habang nagmamadali kong isinusuot ang pantalon ko. Sweetheart, wait. Can we make a hot quickie before you go home? Please? Bungot nito. Naramdaman ko na lang na mabilis na itong nakayakap mula sa likuran ko. Who am I to resist? I'm just a man. Quickie lang naman daw.